Hi guys, I'm Ramon Bautista, and this is my exciting life with a new Mitsubishi Adventure. This is my trustworthy vehicle. The ride is so comfortable, corners are very happy. I can load many things. When we're together, nothing can go wrong. Hey, hop in. No problem. All aboard! Every day's an adventure with my new Mitsubishi Adventure. JDM number 1, Mitsubishi Adventure. Pogi, no? Yung model niyan, pogi din. Aha, ha. Medyo may bias tayo sa kotse na yan. Matic, paborito natin tong kotse nito. And speaking of Matic, maliga rito, si Pops yeah, Josh. Matic yan kay Pops Josh. Si Pops Josh, meron tong vlog tungkol sa automatic transmission repair. Tama ba? Yes, yes. Channel ko sa YouTube, yung Pops Josh, ang pangalan. Mm-hmm. Tapos yung page ko sa Facebook, Auto Transmission from the South by Pops Josh. Auto Transmission from the South. South. Yeah. Yun, no? Parang payaman yung dati nga ng ganyan. Hindi ano? Naman. Oh, Nanticipate lang. Kanya tong Mitsubishi Adventure na to. Ito ay model? Model 2015. Oo, 2015. Ako, naging model ako niyan, 2010. Ang pinakaiba lang daw, yung decal. Tama ba? Yes. Kasi yung 2010, walang decal. Parang two-tone yata yung sa 2010. Ah, yun lang ang pinakaiba. Oo, tas ito, wala na yung ilong. Kasi di ba yung mga sinaunang... Ay, meron yung Gen 1. Magkaiba yung ito, yung front. So yun yung mga 90s yun, yung square na gano'n. Yung 90s. Meron pa rin lumabas ng hanggang 2004 yan. Basta ano siya, yung dalawa yung bombilya. Hindi katulad nito na isang bulb na lang, front cut saka yung rear. Kasi yung rear noon parang FX. Hmm. Pagka binuksan mo yung pintuan, ano siya, parang 60-40 ba? Parang gano'n. Sumunod yung may ilong, yes, diba? Tama. Parang sedia pala to, no? Hmm, yun yung kasabayan niya. Oh, kumbaga yung una, parang sedya na parang squarish yung ilaw. Tama. Yung sumunod yung nagkaroon ng ilong, tapos eto na yung parang pinaka final edition. Pero after 2000, parang 2000 yung rear nito, yun na yung gamit hanggang sa pinaka late. Actually, pwede mo siya i-facelift eh. Mula 1990 pwede mo siya i-facelift hanggang 2017. Yun. So ito diesel, 4D56. Pero yung pinakaiba niya sa mga modelo ngayon, meron na siyang EGR para less emission. Iwas usok yan eh. Ito yung nagtatrap ng mga exhaust gas na hindi nasusunog. Yun, matibay yan, sir? Kung tibay lang, matibay talaga. Pero hindi siya ganun ka... Hindi lang siya malakas. Pero may hatak naman, okay naman. Hindi malakas. May gasolinang ganito, di ba? Meron. 4G63 2.0. Tapos yun yung may labas na automatic. Iniisip siguro nila, utility vehicle, dapat dyan, manual, ganon. Hayaan mo silang mag-ship mag-isa. Kasi ano eh, ginawan taxi. Taxi, tsaka UB Express dito sa atin sa Manila. Ano kamukha nito na preno, sir? L3. Katulad yan, L3, pati yung sa likod. Drum brakes. Ako, sa mga pyesa nito, L300. Okay. L300 din yung mga under chassis niya. Tapos yung transmission lang siguro. Tapos pinakaiba lang sa transmission, ito kasi yung tusok kasi nandito yung gear shifter niya sa floor shifter to. Kasi yung L3 dito sa ano eh, sa may manibela sa steering column. Tama. Kaya yun lang siguro yung pinagkaiba. Siguro konting sa harapan din, konti kasi syempre yung sa L3 medyo nandito sa banda rito yung engine niya. Pero yung mga parts like ball joint, pare-parehas. Ay, likod. Tingnan natin likod. Ito putya parang CRV oh. Yung unang generation na CRV, ganyan, di ba? Unang adventure ba dito? Yun yung ano, yung ang bukas ng pinto. Parang FX style. Parang ganyan. Parang aparador yung bukas ng pinto. Bukas niya. Laki, no? Tingin ko, mas spacious sa mga modelong 7-seater. Ito kasi, 7-seater na siya. Hindi siya yung katulad nung
yung isa na pang FX, yung upuan yung dito nakaharap. Jeepney style. Jeep style. Na ito. Pag sumakay ka sa may LRT, tatlo dapat kayong magkakasya. Paano magkakasin laki ko? Di dalawa yung bayad ko. Pero may version ba ito na parang ano, jeepney style yung parang upuan? Style. Kasi baka ito yung mamahaling version eh. GLX ito eh, di ba? GLX ito eh. Actually ano siya, parang mid-end. Bakit? Ano ba yung high-end? Yung high-end kasi, GLS. GLS. So, naglabas pa rin sila ng two-tone. Tapos, iba rin yung decals. Ah, may ano yun? May cladding, di ba? May pag-anon, nalalaman. May mga overpender ba yung tawag doon? Overpender. Ito, stock to. Stock yan. Oh, may dihila, no? GLS, may fog lamp. Fog GLX. GLX. Abang Balay. Lang, abang. Saan dadaan yung sasakay dito? Dito sa likod o doon? Yun. Pwede ka naman pumasok. Sige nga, hanggang saan yan sumasara? Parang ano ba yan, jazz? On, parang natitiklop din. Huwag na, parang mahirap. Dead yan. malaki lang yung tiyan eh. Oh, yun oh. So, oh. Yan, ka na dito. Pag mga kasay siguro natin, medyo tight. Pero na-adjust naman to, nare-recline pa naman pa ganun. Kasya motor dito na pag-try. Hindi nga, kasya motor? Anong klaseng tanggal, motor? Tanggal yung gulong sa harapan. Mio. Ah, Mio. Tanggal gulong sa harap. Pero pwede na rin kung wala kang pickup. Matibid sa gasto? 10 kilometers per liter, mixed driving, highway and city. Actually, ano, very reliable. Parang Toyota din. Kahit sa ang mekaniko, kayang gawin. Mitsubishi Adventure. Nako, kung wala lang Euro 4 na compliance na kailangan sundin, eh baka tuloy-tuloy pa rin ang production nito. Either sobrang solid o tinatamad ang Mitsubishi gumawa ng bago at hindi na pinalitan ang basic na design ng sasakyang to sa buong lifespan niya. Ito ang kanilang versatile AUV for 20 years, hindi lang sa Pilipinas ha, kung hindi sa buong Asia. Kung adventure sa Pilipinas, free ka naman ang tawag dito sa Taiwan, kuda sa Indonesia, jolly sa Vietnam, at ayon din sa Wikipedia, jockey sa South Africa. Pangalan pa lang, sinasuggest na adventurous ang kotseng to. Yung may exciting, yung may mga makapigil hiningang mga biyahe, kakaibang mga karanasan. Yan, adventure sa araw-araw. Pero baka kailangan lang nitong pagtakpan ng tila boring na sasakyan na kadalasang ginagamit ng mga airpods sa tito na no-nonsense. Tipong yung hobby lang eh mag-alaga ng halaman. V6, twin turbo, locking differential, adjustable suspension, variable steering, programmable ECU, LSD. Wala lahat yan para matawag na adventurous ang sasakyan to. 4D56 engine na mas matanda pa ata kayong relay and design ng makinang ganto. Well, at least matibay at maaasahang may pyesa sa auto supply. Basic na sinaunang diesel, malamig aircon, tapos small yung suspension sa likod. Ito yung adventure na wala sa sinasakyan kung hindi sa taong sumasakay o sa pinaggagamitan o pupuntahan. Ganun naman talaga kung trip mo yung tipong racing, bungee jumping, extreme sports ba, paghahanap ng kaaway sa beer house, yan. Huwag mo nang pakialaman yung mga adventure na yung pagpasok sa trabaho, pagsundo sa anak, o pagkuha ng Losartan sa Mercury. Eh sapat na para masabing may thrill ang buhay. O pwede rin, gaya ni Papi Josh na sa murang edad na 23, gusto lang ng kotseng walang etche-bureche at solid na maasahan. Mekaniko siya at komplikadong mga problema ng mga komplikadong auto ang ginagawa niya at baka ayaw na niyang dagdagan pa ng komplikasyon ng komplikadong auto yung gamit niya. Dapat simple lang tulad nitong Mitsubishi Adventure. Ayan, sama natin si Boy Bidjo tsaka si Pops Josh. Matik yan! I-adventure natin tong adventure nila dito sa home court nila sa UPLB. Ayun o, all power o, oh. Ganda na sidings o. Oh. Ano bang pattern nito? Ayun o, oh. Ito natin pag may ilaw, ayun o. Oh. Ay parang, ano ko ba? Stock ba to? Stock yan. Yan lang yung soft touch dito sa sidings. Ah, so ito lang soft touch, lahat plastigas na. O, oh, di, kasi design to maging matibay eh, no? Mm-hmm. Alam nila, yung mga Pilipino, mga partagul gumamit eh. Diba? Kasi palo-palo lang pagka ginawang FX. O, oh, ito, hawakan. Pagka, ano, medyo kinakabahan ka na, no? Kakapit ka dyan. Adventure time, diba? Parang Oshi. Dyan sa likod, Pugi, okay ba dyan? Ganda ng ano, may parang siyang print na ano. Na ano? May design tapos naka-design din sa sidings. May sa demonyo itong print na ito. Hindi naman ano. Tapos red stitch pa ito, tawag dyan. Red stitch ba yan? Racing daw. Kasi ito may ano, center console, armrest. Buksan nga natin, ano ba laman ito?
Oh, USB charger. Ang mga insurance. Ano yung? Andun yung power lock niya yun. Hmm. Kaya pala yung gumahan eh. Ito insurance. Ito ang official spare parts ng auto supply, no? Circuit, ano? Yan yung mga Losartan. Dito yung mga Losartan. Galing, di ganun, no? Ito dual aircon to, ganun. Yeah, dual aircon. Okay, game. Pandarin ko, ha? Okay lang. Pwede, pwede. Matipid sa gasto? Matipid. Ganun. Na 12 kilometers per liter, mixed driving habit. Masaya lang ba sa gasto? Di naman. Kahit sa mumurahing gas station, walang problema. Oh, okay lang. Masang pa kayo, ganun. Ganun, no? Alright. 2015 Mitsubishi Adventure. Labot naman ni Bella, no? Sa totoo lang, eto diesel to eh, di ba? Parang krakakrakak gano'n sa labas to eh. Parang jeep style. Jeep style pagka pinapakinggan mo sa labas. Pero sa loob, swabe naman eh, no? Komportable. Alam nyo guys, etong Adventure, kala nyo gaganto-ganto tong itsura sa labas nito. Pero ang sarap i-drive nito. Ako hindi nga, hindi ano, puwera bola. Parang komportable siya i-drive. Yung hindi ka mag-a-adjust ng sobra. Oo. Saka parang ano, at home na yun. Home ka. Wala ba nasisira dito ang major? Wala. Clutch lang nagpalit kasi due time. Oo, syempre. 100 ano na rin kasi 100 port. 104,000 kilometers na to. Ito pa ako, no. Makita mo 'yun, oh. Ayun, oh. Bigat tumawid si Mariam Makiling diyan. Baka di tayo makauwi kagad dito. Pagkakayan yung mga bird natin. Ayun, oh. Ayun, oh. Yan yung papunta kay Mount Makiling, oh. Pwede ba diyan? Paalo mo kay bird natin diyan. Okay, alay natin si Boy Video. Sarap dinadrive, wala kakalakal ang bagyo. Sa ano, yan, oh. Parang planted siya i-drive talaga. May full power siya pero hindi ganun kalakas. Pero yung sa pangangailangan mo sa pang-araw-araw, pwede na. Ano yung top speed nito? Subukan mo na. 100 lang sa S-Lex. 100 lang. At 3000 RPM. Medyo pa na 120 to ganun. Na-try na rin pero hindi 120. 120 nga yan. Baha, nasubukan mo sa baha to. Maano lang yung ano, yung alternator na babasa ng tubig. Yung pero as long as hindi mamamatay yung engine, hindi ka titirik. Ah, ganun. Oh, marami na rin nagpo-forma nito, marami, no? Marami na rin. May mga naglo-lowered na nito. Oh. Na ito, nagde-trail. Lowered, hired. Yun, sa ano? Ano bang grupo yun? Mitsubishi Adventure Club. Ano sila, nag-ano na rin sila. Pinapalitan yung mga pang-ilalim, ginagawang four-wheel drive. Oh, pang-adventure din talaga. Nakamataas, ano? Ang katwiran nila, bakit ito yung pinipili nila, kahit modelo, syempre matagal-tagal pang bago masira, at the same time, walang mga sensor na masisela na pwedeng mabasa na pag in-adventure mo, magluloko. Ang hirap lang kasi sa 4D56, pagka lumuluwas ka, lalo sa mga Pasig area, medyo mainit siya sa mga mata ng anti-smoke belching yun. Asbo. Sa Asbo. Pwede pati ito? Kaya mahirap siya iluwas sa Manila every weekend. Grabe naman, mapangusga naman itong mga Asbo na to. Hindi porket 4D56, mausok ka agad, no? Di naman sa pagano, kasi may L3 din ako dati na Versavan. Mausok nga talaga? Hindi naman siya mausok, kasi normally tayo gagamitin natin yun. 2000 RPM, 25 RPM, magsiship tayo. Kasi sila pag tumapak, all the way talaga eh. Eh, yung diesel. Uy, puto na buti kayo. Uy, ano, bayawak tol, oh. Baba ang bintana mo. Ano, bayawak tol, oh. Laki. Yan, baka doon tayo madali. Adventure talaga. Naalala ko, Pops, merong 4D56 na hindi masyadong napapansin sa smoke belching. Yung space gear. Oo, yun. Nagkaroon ako nun eh. Ano man tawag ng L400 ba yung tawag doon? Oo, parang ano, L400. Oo, kasi mukhang ano eh. Mukhang yayamanin eh. Mukha siyang Starex. Yun, oo. Mukha siyang Starex. Mukha kasing asawa ng pulis yung may-ari. Kaya hindi hulihin eh, di ba? Alam mo ba't mausok yung mga yan? Kasi hindi na may maintain. Sa sobrang tibay. Hinahayaan lang nila. Oo, nahayaan na nila. Nagigiwala silang pakialam sa maintenance. Etong adventure na to, napaka at home talaga i-drive. Madali kasi siya i-drive talaga. Ito lang. Parang very basic. Tapos car lang. Mahal pa rin to eh, di ba? Sa tingin pagka tinignan mo sa Facebook Marketplace. 400. Oo, yung value niya parang mabagal bumaba. Mabagal. Di ba? Oh, baka bigla kayong nahinggan yung magka Mitsubishi Adventure. Bago ilabas ang pinag-ipunang budget pambili at kunin ang pinakamagandang kulay, pinakamaraming chrome o mag-PM sa pinakamaganda at sexing ahenteng nagbabuy and sell ng Adventure, pakinggan muna natin ang masusing buyer's guide mula dito kay Pops Josh and Boy Video kung ano sisiyasatin sa makukuhang Adventure.
So ayun boy, what's up sa inyo in today's video, no? Ano-ano nga ba yung dapat natin tignan kapag bibili tayo ng Mitsubishi Adventure? Kahit sino sa atin alam na yung Mitsubishi Adventure. Pero ano nga ba yung titignan mong key points para masabi mo na goods yung isang Mitsubishi Adventure? At saka ano yung mga kakaharapin nila na possible na problema na hindi nila maiiwasan na darating at darating talaga sila doon? Sakit niya, ganoon, parang ganoon. Oo. Bawat sasakyan boy, merong sakit. Oo, may kanya-kanya. So bibigyan lang natin ng linaw kung ano yung mga yun sa video na to. Tara. So ayun Pops Josh, ano nga ba yung mga kailangan natin tignan muna? Siguro dito muna tayo sa mga basics sa labas. Ano ba yung mga dapat natin makita? Sa body, kung lata, ibang gaba, lagi naman natin tinitingin yan pag titingin tayo ng mga sasakyan na luma. At saka Pops, ang Mitsubishi Adventure, ito yung mga talagang kumbaga nilalaban sa araw-araw na takbuhan eh, no? Hindi talaga... Parang hindi siya maiiwasan na magkakaroon ng dent, magkakaroon ng bangga kasi lagi nga siyang nasa labas. So sa katawan, yun agad ang titingnan natin. Siyempre, malaki yung possibility na baka makakuha ka ng galing sa bangga na unit dahil lagi nga siyang gamit-gamit. Marami lang siyang mga difference from the old model. Beige para... yung sa luma, tapos yung sa ganito na modelo, parang gray. Mm. Yan, medyo sakit niya yan. Pagka tumatagal, laging gumaganit yung mga goma. Yan, mga bintana, so, no? So yan yung nagiging palaging problema ng Adventure. Pagka gumanit na, pinapersa nila hanggang sa masunog yung motor. Hanggang sa hindi na gumana. Model, yung GLS Sport, Super Sport, meron gulong sa likod. Ah, dyan nakalagay yung gulong niya. So ito naman, nandito sa bandang ilalim. So syempre Pops, pag okay na tayo sa panlabas, eh doon naman tayo sa laging nga nagiging problema ng mga sasakyan ng mga Pinoy, yung mga pangilalim. Kasi sabi nga ni Papi Ramon, lima lubak po. Pilipinas, isang kilometro. Pero sa Japan, wala. So ito, madalas na nagiging problema na rin ng Adventure, yung mga pangilalim niya. So check nyo lang kapag magpapastart kayo, i-test drive nyo. Iniikot po yung manibela. Pagka mag-check kayo ng Adventure o siguro kahit anong sasakyan, idaan nyo sa medyo mai-stress siya na daanan. Yung mga konting lubak, huwag nyo idaan sa sobrang patag. Talaga wala kayo maririnig. Pagka bigyan nyo siya ng stress bago nyo kunin o bago nyo aprobahan. Para make sure mo na walang problema yung pangilalim. Kasabay na nun, eh, pagka sira yung pangilalim mo, hindi talaga maialay. Nanganganak na problema sa mga pangilalim ng sasakyan. So isa-isahin na natin ngayon boy kung ano yung sisilipin nyo mismo dito sa Adventure na diesel para malaman nyo kung goods talaga yung Adventure na titignan nyo. Unahin na natin yung alternator. Ito yung pinakamasakit sa lahat ng gastos. Kasi una-una, laging nasisira yung alternator hose nito. Yung return niya at saka yung pressure. Yung bomba ng langis ng 4D56, nakalagay kasi yan dito sa pinaka likuran na part ng alternator. Yan, dito sa ilalim ng filter. Itong part na to, yan yung pinaka-pump. So, nakatambal yan. May shaft lang na nakalagpas dun sa alternator. Dun nakalagay yung pump para mag-pump yung langis. Hindi po lahat ng alternator eh may bomba ng langis. Katulad nung mga, kalimitan to sa mga diesel engine eh. No? Hindi man napapansin na problema na kakatuka na pala. Kasi meron siyang hose na vacuum hose. Papunta sa makina. Pupunta lang ulit sa alternator para mabigyan, malubricate siya at mabigyan siya ng cooling. Langis din ang pinapatakbo noon boy na galing sa makina. Kapag yun ay naubos, siguradong katok. Katok ang papasukan mo. Kaya kapag chinek mo ang isang Mitsubishi Adventure, check mo agad kung okay pa yung mga mismong hose niya. Mayan yan, may paramdam yan. Pagka usually pag chinek mo yung alternator, makikita mo may moisture yung hose. Bawa, ito yung hose ng alternator. Makikita mo meron yung parang mga alikabok dito na nagkukumpulan. Ibig sabihin, nagli-leak na yon. Nagkakaroon lang ng alikabok kasi syempre pag bumibiyahe ka, naduduman siya. Kumbaga may kaya symptoms na. Oo, yun yung symptoms nun. Pangalawa naman ito boy, sa alternator pa rin. So ito new technology na to, no? Narealize ko lang kung bakit nila ginawang double belt yan. Yun o, double o. Oh. Isa, dalawa. Yan. Kaya nila ginawang double belt yan. Kasi pag nababasayan ng tubig, naka-single belt siya, lagi siyang dududulasan. Siguro kaya ito ginawan double belt para masuportahan yung sistema na hindi na siya dududulasan. Pag ganitong 2011 up na double belt na siya, goods na to, kumbaga nagamot na nila yung problema nila. Pero dun sa mga, syempre, pag low budget lang tayo at gusto pa rin natin mag-adventure na single belt, wala kang magagawa kung hindi magpalit ng belt, lalo na kung araw-araw mo ginagamit. Pangatlo naman ito, boy, yung alternator base. Madalas na nagiging problema. Anong nangyayari naman dito, Pops? Ano, umuoblong yung pinaka-base. Yun, boy, ingatan nyo rin yun at saka siguro maganda silipin nyo kung intact pa yung pagkakakabit ng tornilyo sa may
alternator. Kasi alam ko hindi bakal yung ano eh, yung cover. Ah, oh, yung mismong pinagkakabitan. Kaya mabilis siyang bumilog. Oh. So ang pang-apat naman nito, boy, eh malakas daw mag-vibrate sa loob at labas itong adventure. Kung nagpalit ng timing belt, yung balancer belt hindi na nila kinakabit. Yun. Malaki ang epekto no nung balancer belt na yan. Magbabibrate talaga yung makina kasi yung balancer ang purpose niya is para masabayan niya yung angat at baba ng piston, kokontrahin niya yun para hindi mag-cause ng malaking vibration dito sa makina. Siguro papasok to sa panlima natin. Yan. Yung idle up. Yun, laging nasisira yung idle up ng aircon. Yan. So ito yung idle up. Turo mo nga, Babs. Asambayan yung idle up assembly. Yan. Lagi itong nasisira. Pag kasingaw na, misa niya, hose lang pala yung sira. Ayaw pa ikabit. Ang trabaho niyang idle up na yan, boy, pagka nagbukas tayo ng aircon, automatic, dadagdag yung load nung sasakyan. So, ang mangyayari, bababa yung minor natin. Hindi sira yun, boy. Normal na bababa kapag nagbukas ng aircon. Ang trabaho ni idle up, ipupush niya ngayon ng konti yung throttle natin. Umangat ng RPM niya or ma-maintain niya original RPM. Parang domino effect siya eh. Pag bumaba kasi yung idle natin, babagal yung ikot ng crankshaft, so babagal din yung ikot ng alternator. Pag bumagal yung ikot ng alternator, so hindi siya nakakasupply ng maganda. Sa kuryente naman. Sa kuryente naman, di ba? So posible ka na rin malobat nun. Tapos, di naka-aircon ka pa. Yun. Ito, naka-clutch fan. Pag bumagal naman yung clutch fan niya, hindi na rin masusupply yung lakas ng buga. Yung lakas ng hangin. So, pwedeng tumaas yung temperature mo. Dami na, no? Pwede ka bang mag-high pressure? Pag nag-high pressure ng aircon, mawawalan ka na rin ng lamig sa aircon. dahil lang yun dito, boy, ah. Dahil lang yun dito, sa simpleng idle up. Yan, idle up. So, ang dami na natin naging kwento hanggang sa sumabog na yung sasakyan mo. Yan, boy, check nyo agad. Kukuha kayo ng sasakyan, start nyo kung nasa 700 RPM siya o kaya nasa may bandang 800 RPM. At in-aircon nyo, dapat mag-maintain siya or tataas ng konti. Pero kung 700 ka na sa start pa lang, hindi ka na pwede bumaba doon na mag 600, 500. Ibig sabihin, may problema agad yung idle up natin. So, pangayanin yung timing belt, syempre. Kasi timing belt yung 4D56, laging issue na napuputulan tayo ng timing belt. Syempre, meron kang maintenance every 50,000 kilometers. Or kaya minsan, every 2 years ako, every 2 years ako nagpapalit para sigurado. Ang mangyayari na lang nito, boy, pag-uwi mo, pabuksan mo na kung okay pa yung timing belt. At kung may budget ka naman, antemano palitan mo na. Para alam mo na yung mismong baseline mo kung kailan ka ulit magpapalit in the near future. Pampito naman, ito. Laging sakit ng 4D56, namawalan doon ng hatay. Yeah. Matukod daw sa 80 o 60. Ba't daw ang Mitsubishi Adventure ay mabagal? Ba't daw mabagal? Pag mga second hand na Adventure ay mabagal. Itong mismong fuel filter na to ay nagbabara. Pag nagbara yan, akala nila wala na sa timing. Namamatay yung makina eh. Kailangan na daw i-calibrate itong injection pump. Tapos, kailangan na daw i-timing. Ito lang yung dahilan nun. Oo, so ito boy, kung sakaling makabili ka ng second hand na adventure, check mo kung medyo bago-bago pa, tsaka kung malambot-lambot pang pigain ito, tulad nito. Ang lambot pa, eh no. Kita mo, bumabalik pa siya ng maayos. Tsaka medyo mitigas siya, kahit pa paano, pumopondo yung diesel. Yun pala, hindi dapat sobrang tigas, hindi rin sobrang lambot. At saka boy, kung siguro naman may budget ka, siyempre bumili ka ng adventure, may budget ka naman. Ito mura lang to. mga 900 lang, kasama na yung pump pag bumili ka. Tsaka sobrang laki ng performance na maidadagdag sa sakyan. Okay. Baka minsan, sabi mo, tukod ka na sa 100, sa 80. Subukan mo munang palitan to. Promise. So ito naman boy, yung pang-8 at common talaga na nagiging problema talaga ng mga sasakyan. Siguro hindi lang sa adventure. Sa lahat. Yung thermostat delete. Malaki rin yun na itutulong ng thermostat. At saka hindi yan ilalagay ng engineer dyan. Kung hindi yan nagagamit. Ang engine po ay may sinusunod din na normal operating temperature. Na kung tatanggalin mo si thermostat at masyado kang malamig, mabibrate ang sasakyan. Lalo sa diesel. Kasi natatakot tayo eh. Pag nasa gitna na. Kasi pwedeng tumaas eh. Oo, pag nasa gitna na yung temperature natin, kinatatakutan na natin, baka mag-overheat tayo. So tama lang po yun, dapat nasa gitna or nasa 1/4. Depende po yan sa mga sasakyan. Yan. Ito ang isang gasgas din na issue ng 4D56. Ito yung clutch pan. So sa mga nagche-check ng mga adventure no, bago kayo bumili, subukan yung pihit-pihitin lang to. Hindi to dapat sobrang tigas. At hindi rin sobrang lambot. Yan yung clutch pan na pinapalitan. At paano nga ba natin matalaman pa nga pala kapag ka naka-thermostat delay? Mapapansin mo yan pag cold start yung sasakyan. 5 to 10 minutes, makikita mo mataas agad yung temperature. Dapat nasa gitna na agad siya. Pag naka-thermostat delay, abutin ka na siguro ng mga 10 minutes.
pa rin siya nasa yun. Pag pinaandar nyo yung sasakyan at nakita nyo yung tuloy-tuloy yung tubig pagka umaandar, thermostat delete yun. Oo. Pero kapag naka-stay lang siya at walang nangyayari kahit i-revolution nyo, hindi gumagalaw, may thermostat pa yan. Ibig sabihin may humaharang pa from engine papunta sa radiator. Hindi naman ibig sabihin kapag naka-thermostat delete, eh, hindi nyo nakakukunin. Siyempre pwede nyo ibalik ulit yung sa dati. Kasi nga halos lahat ng mga mekaniko natin noon, tini-thermostat delete. So ito boy, ito na yung pang-sampu at saka pang-11 natin na titignan nyo sa isang Mitsubishi Adventure. Part na to, hindi ko na masyado kayang i-explain to kasi medyo advanced na to. At malaking tulong talaga na nakilala ko si Pops Josh. Na yung mga gumagamit na ng sensor para malaman mo kung goods yung kinukuha mong sasakyan. Mga madalas masirang sensor sa Mitsubishi Adventure. To TPS. Huwag na natin patagalin. TPS, lagi nasisira yan. Ano ba ibig sabihin yung TPS na yan? Throttle positioning sensor. Yun. So, maraming purpose to. Lalo na sa ibang mga modelo sasakyan. Minsan yung iba hanggang sa automatic transmission. Dito sila kumukuha ng command para mag-ship yung transmission. Specific model siguro mga 2011 up. Meron na kasi ang Mitsubishi Adventure na EGR. Hindi yan available sa ano? Sa mga old model. Model. 4D56 kasi, gasgas na gasgas sa Manila yan na, hulihin ng asbo yan. Oo, kasi mausok. Oo. Diba? Ngayon, para malesen syempre yung emission. Kumbaga, ito yung nagiging filter eh, para hindi maging mausok yung tambucho natin. Eh. Kahit nga yung gasolina natin kotse, yung EGR yan. Kasi nga, para mas masigurado natin na yung emission na i-release ng ating exhaust ay malinis. So, ang panglabing isa natin, pagkakuha natin ng Mitsubishi Adventure natin, painis natin yung EGR, baklasin natin yung intake manifold, tapos linisin natin para masigurado tayo na mas nakakahinga ng ayos yung engine natin. Very recommendable pa rin talaga ang Mitsubishi Adventure. Kahit yung mga lumang model hanggang ngayon, 4D56 pa rin yung ginagamit nila. So, ito lang yung medyo maiksi, hindi nga maiksi, no? Medyo mahaba na, no? Na parang buyer's guide nyo. Kung nagbabala kayo, bumili ng Mitsubishi Adventure. Patuloy pa rin yung suporta natin, Boy Video PH, sa Facebook yan at saka YouTube channel natin. Auto Transmission from the South by Pops Joe. So, search nyo lang sa Facebook. May YouTube channel din tayo. Mga ano ba yung mga possible na problema na sa kanya? Baka meron tayo doon. So, para may guide na rin kayo, iwasan na maloko tayo ng mga kusin-sin ng mga mekanik. Yeah. Saka syempre, maraming salamat, Ramon Bautista. Yeah. JDM number one. Pops Josh, maraming salamat. Maraming salamat din, Papi Ramon. Tsaka Boy Video. Salamat, idol. JDM number one. Sa muli yung pagpapa-experience sa akin itong adventure. Sabi, sarap talaga dalhin. Para kaming friends pa rin. Shoutout din, syempre, sa Los Baños. Sa napakagandang weather, tsaka sa napakagandang mga tanawin dito. Ayun, no? Nakisama, no? JDM number one. JDM number one.